Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzad at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Usually, mga after 6 months, bumababa yung antibody protection level. Ngayon, itong ating booster dose, binibigay natin para maitaas uli at patuloy ang protection taglay nitong bakuna. Sobrang napakahalaga dahil isa kami sa mga frontliner, so kailangan talaga namin ng protection. Mga health workers sa ilang lungsod sa National Capital Region, nabigyan na ng booster shot laban sa COVID-19. Si Pangulo ay mabilis lang nagsalita ng in-endorse Bongo Sara Duterte tandem. Pagsuporta sa Go Duterte tandem, tinalakay sa pulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang kongresista. Pagiging chairman ng Lakas CMD, inalok kay Davao City Mayor Sara Duterte. Abogado ng magkapatid na Mohit at Winkle Dargani, hindi na nagtatrabaho sa palasyo ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles. After almost 2 years ng implementation ng online classes, excited po ako sa pagbabalik ng face-to-face classes. As a student from the pamantasan ng Lungsod ng Maynila, I look forward na makita ulit yung campus. Limited face-to-face classes sa kolehiyo sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 tuloy na sa Disyembre. Maski po dun sa COMELEC resolution, lahat po ng mayroong protective security, mapa-politiko, mapa-private individual, i-recall po natin lahat. 178 government official at private individual tatanggalan ng security detail ng Philippine National Police simula sa Enero. Mga pulis hindi exempted sa gun ban. Magandang hapon. Tayo po ay sabay ang napapanood sa Facebook at YouTube account sa UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Nagpulong kagabi sa Malacañang ang ilang kongresista kasama sina Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongo. Ayon sa isang mambabatas na dumalo sa patawag na pulong, inindorso ng Pangulo ang tandem ni Go at Davao City Mayor Sara Duterte sa darating na halalan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Si Pangulo ay mabilis lang nagsalita ng inindorso Bongo Sara Duterte tandem. Pero never kami mention na yung senitran niya. Ang nag-mention nun si Senator Bongo at saka si Speaker and the rest. Nasa 100 mambabatas ang dumalo sa patawag na dinner meeting kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang na ang agenda ay ang pag-endorso sa tandem ni na Senator Bongo at Davao City Mayor Sara Duterte. Ito ay ayon sa isa sa mga dumalo sa pulong na si Diwa Party List Representative Michael Edgar Aglipay. Ayon kay Aglipay, may 7 political party leaders na nagsalita, kabilang na ang mula sa Nationalist People's Coalition, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban at Nationalista Party. Sa pulong, nagpahayag ng suporta si House Speaker Lord Alan Velasco kay Go. We are all here to show our support to Senator Bongo. Pero kagabi rin, inanunsyo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tambalan nila ni Mayor Duterte Carpio. Ito ay matapos maglabas ng pahayag ang presidential daughter na tinanggihan ng partido ng kanyang ama na si Pangulong Duterte ang hinihingi niyang suporta. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang nalinawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan, walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Ayon kay Mayor Sara, nakipag-alyansa na ang kanyang partido na Lakas CMD sa partido ni Marcos.
Ngunit ayon kay Senator Go, hahayaan niyang magpaliwanag ang PDP laban leadership sa isyung ito at alam niyang wala silang tinatanggihan. Samantala, pinabulaanan naman ni Congressman Aglibay na may namumuong planong pagpapatalsik sa pwesto kay lakas CMD President Martin Romualdez bilang majority leader. Actually, yung una ko lang na text during the entire Monday was to unseat the speaker, which I think galing din sa kanila. Ang concern lang naman nila si Majority Leader Romualdez para hindi namin galawin, papalabasin nila, gagalawin nila si Speaker. Diba? Kaya huwag kaming mag-attempt. Kasi they're only 30, we're 200. Lumutang ang issue sa banta sa pwesto ni Romualdez matapos magpahayag ng pagkadismaya noong linggo si Pangulong Duterte sa pagtakbo ng kanyang anak na si Sara bilang vice-presidente. Bago ito, may namuuna ring issue ukol sa pag-aalis sa pwesto kay House Speaker Velasco. Wala pang pahayag si Congressman Romualdez ukol sa issue ng umano'y banta sa kanyang pwesto sa Kamara. Inalok naman ni Senator Bong Revilla Jr. kay Mayor Sara ang kanyang posisyon bilang chairman ng Lakas CMD. Tiwala ang senador sa liderato ng alkalde. Kaugnay naman ang aktibidad ng iba pang presidential aspirants na malengke si Senator Manny Pacquiao sa Guadalupe Market sa Makati City kung saan siya namili ng gulay, seafoods at karne. Ayon kay Pacquiao, pumupunta siya sa palengke noon para manguha o mamulot ng maaaring maipakain sa kanyang pamilya. Nasa Senado naman ang tandem ni na Senators Panfilo Lacson at Vicente Soto III sa pagpapatuloy ng budget deliberations. Nagtungo naman sa harap ng Manila Film Center si Leody de Guzman upang gunitain ang 40th anibersaryo ng Manila Film Center tragedy. Walang naiulat na public engagement si Manila Mayor Isko Moreno pero naglabas ng pahayag ang kanyang kampo ukol sa mga pangyayari sa ibang partido. Ayon sa campaign chief ng Team Isko na si Lito Banayo, hindi sila nababahala kung sino man ang kanilang makakalaban sa eleksyon kahit pa ang paglutang ng BBM Sara Duterte tandem. Sila anya ay magpapatuloy sa paglalatag ng plataforma at mga isyu sa bayan. Inilatag naman ni Vice President Lenny Robredo sa 47th Philippine Business Conference and Exposition ang kanyang plano sakaling palarin sa eleksyon. Nais anya niya nalakihan ang budget ng agrikultura at tulungan ang mga maliliit na negosyo na naapektuhan ng pandemya. Babaguhin natin ang mindset ng gobyerno. Instead of importation, we will prioritize strengthening local production. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa kapapasok na balita, tinanggap na ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang alok na maging chairman ng Lakas CMD. Abangan po ang kabuuan ng detalye maya-maya lamang. Samantala, pinabulaanan ng Lakas CMD na sa kanilang partido nang galing ang impormasyong umano'y planong pagpapatalsik sa pwesto kay House Speaker Lord Alan Velasco. Batay na rin sa pinapahiwatig ni Congressman Michael Edgar Aglipay sa kanyang media interview. Ayon pa sa partido, walang direktang sinasabi si Pangulong Duterte na sinisisi ang Lakas CMD sa naging desisyon ni Mayor Sara na tumakbo bilang vice-presidente. Sa kabila nito, patuloy na susuportahan ng Lakas CMD ang kandidatura ni Pangulong Duterte bilang senador sa 2022 elections. Ang panuntunan ang Commission on Elections patungkol sa gun ban at security detail sa panahon ng eleksyon. Batay sa inilabas na resolusyon ng COMELEC, ipagbabawal na ang pagdadala ng baril at iba pang armas mula January 9 hanggang June 8, 2022. Hindi na rin maaring magkaroon ng security detail o bodyguard liban na lang kung papayagan ng komisyon. Kaugnay nito, tatanggalan ng protective security personnel o security detail ng Police Security and Protection Group o PSPG ang nasa 71 government officials at mahigit 100 pribadong individual. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Bakit po dun sa COMELEC resolution, lahat po ng mayroong protective security, mapa-politiko o mapa-private individual, i-recall po natin lahat.
Kahit hindi po tatakbo yung private individual, kailangan po nilang mag-apply ng certificate of authority sa COMELEC po. Irerecall na ng Police Security and Protection Group o PSPG ang halos 300 pulis na nagbibigay seguridad sa nasa 178 politiko at private individual simula sa January 9. Ayon kay PSPG spokesperson Police Major Jackson Cases, kasama sa tatanggalan ng Protective Security Personnel o Police Detail ay ang nasa 71 government officials at 107 na private individuals. Ang naturang hakbang ay alinsunod sa kautusan ng COMELEC sa pagsisimula ng election period. Maaari namang maibalik ang mga police detail kung mabibigyan sila ng exemption ng COMELEC. Yung January 9 po, automatic po muna natin i-recall yung ating mga personnel for accounting purposes. And then once na maipakita ng ating politiko o ng private individual yung kanilang approve na certificate authority galing po sa COMELEC, saka po natin sila i-issuean ulit ng panibagong letter order para po makabalik sila sa kanilang mga VIPs o mga protectees. Okay. Hindi naman kabilang sa tatanggalan ng police detail ang presidente, vice-presidente, Senate President, Speaker of the House, Chief Justice of the Supreme Court, COMELEC Chairman at Commissioners, Defense Secretary, Interior Secretary, AFP Chief of Staff at PNP Chief. Sinabi pa ni Cases na iiral din ang gun ban simula sa January 9. Nangangahulugan itong suspindido ang lahat ng permit to carry firearms outside of residence. Maaari lamang magdala ng baril ang isang individual kapag mayroon silang letter of authorization mula sa COMELEC at maging ang mga pulis ay bawal magbitbit ng baril kung hindi naman sila naka-duty o hindi naka-uniforme. Kahit po kaming mga pulis, kailangan din po namin mag-apply ng exemption sa COMELEC para po makapagdala kami ng firearms namin. Ang exemption lang po ng pulis, kailangan po naka-uniform kami. Ngayon po kung kami naka-civilian na o naka-plain clothes, kailangan po may present namin yung certificate of authority galing sa COMELEC. Magsisimula naman ang pagtanggap ng aplikasyon para sa exemption ng pagtanggal ng police detail at gun ban sa December 9. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng palasyo na hindi na konektado sa Malacañang ang abogadong bumisita sa magkapatid na Parmalee executives na nakaditine sa Senado. Kasunod ito ng impormasyong dati umanong nagtatrabaho sa opisina ni Senator Bongo ang naturang abogado. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kinumpirma ng palasyo na dating empleyado sa Malacañang ang abogado na bumisita sa magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani ng formerly Pharmaceutical Corporation na nasa kustudiya ngayon ng Senado. Ayon sa Senate Sergeant at Arms, pasado alas 12:30 ng magtungo sa Senado si Attorney Gerald Richie Valles bilang counsel ng Dargani siblings. Batay sa ilang dokumento ng Office of the President, nagtrabaho noon sa Office of the Special Assistant to the President si Valles na pinamumunuan noon ni Senator Christopher Bongo. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon, nang matanong daw si Valles bago pumasok ng Senado, itinanggi umano nito ang koneksyon sa palasyo. Pero sinabi naman daw nito na mula siya sa Davao. Nang matanong anya muli bago lumabas ng Senado, doon na umano umamin si Valles pero wala na anya siya sa palasyo mula pa Pebrero ngayong taon. Hindi raw maintindihan ni Gordon kung bakit kailangan pang itago nito ang impormasyon na nagdulot lamang anya ng mas maraming katanungan. Ayon kay Presidential Spokesperson Carlo Nograles, nagtrabaho noon sa Human Resources Management Office ng Office of the President si Valles pero nag-resign na ito Marso nitong taon. Matapos umalis sa opisina ng Pangulo, nagtrabaho rin anya sa isang opisina sa House of Representatives ang naturang abogado. Giit naman ni Senator Go, mahigit 3 taon na raw siyang hindi konektado sa mga tauhan sa palasyo mula nang maupo bilang senador. Nabalitaan na rin anya ng senador na nagbitiw na noon sa pwesto si Valles at nakailang lipat na ng pinagtatrabahuan. Binigyang diin din ito na paulit-ulit na anya nilang sinasabi ni Pangulong Duterte na hulihin at panagutin ang mga konektado sa issues of formally kung may kasalanan. Humiling na ang magkapatid na Dargani kay Gordon na mapayagan silang mabisita ng kanilang ina pati na ng kanilang 4 na abogado. Kabilang sa mga legal counsel na pinangalanan ng Dargani siblings, sina Attorney Don Capunan, Dimitri Felix at Valles.
Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inumpisahan na ngayong araw ang pagbabakuna ng booster shots sa mga fully vaccinated health workers bilang dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Dito sa Metro Manila, ang ilan sa mga health workers ay tumanggap ng Pfizer vaccine para sa kanilang booster shot. Ito ang balita ni JP Nunez live. JP, saan-saan ginanap ang pagbabakuna ng booster shot ngayong araw at ilang health workers ang nabakunahan ito? Bernard, isa nga ang National Kidney and Transplant Institute sa naging venue para sa pagbabakuna ng booster shot. Pero bukod sa NKTI, nakapag-administer na rin ng booster shot sa mga health workers mula sa San Juan at Taguig City. Mula sa 1,000 health workers na nakatalaga sa NKTI, 300 ang inisyal na binakunahan ng booster shot kanina. Fully vaccinated ang mga ito gamit ang Sinovac vaccines, habang Pfizer naman ang ipinaturok nilang booster shot. Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III, malaking tulong ang booster shot upang makapagbigay ng dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Usually, mga after 6 months, bumababa yung antibody protection level. Ngayon, itong ating booster dose, binibigay natin para maitaas uli at patuloy ang proteksyon taglay nitong bakuna. Batay sa ginawang pagsusuri ng ospital, lumalabas na bumababa ang antibody level ng mga medical workers kahit pa fully vaccinated na ang mga ito. Kaya naman umaasa sila na makapagbibigay pa ng iba yung proteksyon ang natanggap na booster shot. Sa ano kasi kami sa supply, so different suppliers yung ma-encounter namin, outsiders. So kailangan talaga merong booster kasi exposed kami sa iba-ibang taong dumadating sa ano, sa inventories. Kung mag-receive ka, lahat ng suppliers, hindi mo naman maano kung sinong na-vaccine na doon. So kailangan talaga safe. At saka mababa lang kasi yung ano ko, antibody, yun sa IgG test, 1-for-1 lang. Sobrang napakahalaga dahil isa kami sa mga frontliner, so kailangan talaga namin ng protection. Actually, yung marami rin kami mga nakasalamuha, oo. So, yun nga, para ma-protection na kami, kaya nagbakuna talaga kami. Sa San Juan City naman, inumpisahan na rin ang pag-administer ng booster shot sa mga health worker. Nasa 600 health workers ang binakunahan kanina mula sa halos 5,000 nakarehistro sa lungsod. Pfizer vaccine rin ang brand na ginamit para sa kanilang booster shot. Dito sa San Juan, next week lang tapos na kami dito sa medical frontliners. Pagsabihin po ng national government, proceed with the senior citizens. As long as we have enough vaccines, then we will do that. Sapagkat lahat naman po ng nabakunahan ng Marso ay tapos na ang 6 na buwan. No? Kasi nag-6 months kami last month eh. So sana iniisip namin last month mabigyan na kami para mawala yung kaba ng mga health workers. Pero andito na siya, so maraming salamat. Nagpapasalamat talaga yung mga health workers. Kaya kita nyo sila nandito lahat. Maging ang lokal na pamahalaan ng Taguig nakapagbigay na ng booster shot sa kanilang mga healthcare worker. 1,000 healthcare workers ang target na bakunahan ngayong araw. Ayon kay Taguig National Immunization Program Head Dr. Jennifer Lou de Guzman, inunang bigyan ng booster shot ang frontliners ng City Health at LGU Hospital mula sa Taguig Pateros District Hospital. Sinabi pa ni de Guzman na bawat health frontliner ay kailangang nakakumpleto muna ng primary dose series ng bakuna para makakuha ng booster shot. A booster dose pertains to a dose that will be administered among those who completed their primary dose series. For example, ako, nabakunahan po ako ng Sinovac, so I need 2 doses with 28 days interval. 6 na buwan mula doon sa pagkakaturok sa akin ng aking second dose, doon po ako qualified na magkaroon ng booster dose.
Aabot naman sa 20,000 health frontliners ang target mabigyan ng booster shot ng Taguig LGU. Binubuo ito hindi lamang ng mga doktor, nurse o midwives, kundi pati na rin ang mga individual na tumutulong sa pag-alaga sa mga mamamayang tinamaan ng COVID-19 sa lungsod. Samantala, oobserbahan pa ng Department of Health ang magiging bisa ng booster shot, bagaman sa ngayon ay hindi pa masasabi kung hanggang kailan ang itatagal ng efficacy nito. Bernard, nasa 1.7 million healthcare workers ang planong bakunahan ng booster shot sa buong bansa sa lalong madaling panahon at pagkakataon-an nila ito habang mababa pa ang kaso ng COVID-19 upang maging handa ang ating mga healthcare workers sakaling muli na namang magkaroon ng COVID-19 surge. Yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Bernard. JP, kung di ko nagkakamali, di ba ngayon pa lang nagkaroon ng pagbabakuna ng ibang brand o yung magkaibang match? Sa pagmamonitor mo kanina, naka-record ba ang DOH o mga LGU ng mga nakaranas ng adverse effect? And ilang araw, gaano katagal i-observe sila para masabi na ligtas na nga sila sa anumang adverse effect? Bernard, so far dun sa ating inaabangan din natin kung merong magiging report dyan sa mga adverse reaction. Dun so far sa ating mga na-cover kanina, natanungan natin mismo yung mga healthcare worker na nagpabakuna, yung karamihan sa kanila ay halos wala din namang o hindi rin nila masyadong naramdaman yung bakuna. Normal lang din nila, katulad din nung nagpabakuna sila nung first at second dose nung mga una nilang brand na ito ang Sinovac at itong pagtanggap nila nung booster shot. At doon naman sa tanong mo, Bernard, doon sa pangalawa mong tanong, yung Bernard, kung pwedeng maulit yung pangalawang tanong. Yung pangalawang tanong, JP, is hanggang kailan sila imo-monitor para masabi na ako, halimbawa ako binakunahan na health worker, ilang araw ko imo-monitor yung adverse effect sa akin para masasabi ko na wala na talaga akong mararanasang adverse effect. Yeah. Bernard, meron nga nabanggit dyan si Secretary Duque na sa ngayon, hindi pa masasabi kung hanggang gaano katagal yung efficacy ng booster shot dahil nga ito yung unang beses o unang pagkakataon na tuturukan, na tinurukan ng booster shot yung ating mga frontliner. Kaya mag-oobserba sila kung hanggang kailan tatagal yung efficacy nitong booster shot. At doon naman sa kanina, yung sa NKTI na ating napuntahan, meron silang ginagawang antibody test, kaya nalalaman kung yung bisa ng bakuna ay bumababa yung kanilang antibody after ng mga ilang buwan. Kaya doon mauobserbahan kung ano yung magiging bisa nitong mga booster shot. Bernard? Panghuli na lang, JP, kaugnay na nabanggit mo yung bisa ng bakuna. Nabanggit nga yan kanina ni Secretary Duque, di ba, na after 6 months bumababa yung bisa noon. Masusundan pa ba itong booster shot, JP, kung may nabanggit na ang DOH? Bernard, sa ngayon wala pang binabanggit kung masusundan yung naitanong din yan kanina kung magkakaroon ba ng mga kasunod na pagbabakuna pa, kung magiging regular na bakuna itong sa COVID-19. So far sa ngayon, oobserbahan muna yung booster shot kung ano yung magiging epekto nito, yung efficacy nito, at malalaman yan sa mga susunod na panahon kapag nabakunahan din ng booster shot yung iba pa naman nating mga kababayan dun sa mga kasunod na kategory. Sa ngayon, healthcare worker pa lang yung mga babakunahan at oobserbahan kung ano yung magiging epekto nito dahil nga unang beses pa lang na magkakaroon nitong booster shot. Bernard? Maraming salamat, JP Nunez. Naisapinal na ng National Vaccine Operations Center o NVOC ang guidelines para sa pagbibigay ng booster dose sa mga lahat ng fully vaccinated healthcare workers. Nakasadoon na may kalayaang pumili ang mga tatanggap ng kanilang booster dose batay sa inirekomendang COVID-19 vaccine combination ng NVOC. Dilinaw din naman ng DOH na hindi sapilitan ang pagbabakuna ng booster dose. Ito ang balita ni Aiko Miguel.
boosting is voluntary. Hindi po ito required, hindi po minamandato sa ating mga healthcare workers. As long as you have already gotten your primary series o yung dalawang doses nyo po ng inyong bakuna, you are already considered fully vaccinated. That's why we are giving you options. Ipinapaubayan ng Department of Health ang pagpapasya sa mga bakunado ng healthcare workers kung nais silang magpaturok ng booster shot. Paliwanag ng mga eksperto na kabilang sa DOH Technical Advisory Group, bagaman posibleng mabawasan ang bisa ng bakuna pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan pa ito ng iba yung ebidensya. There is a potential benefit, but there is no guarantee there will be benefit until we get better studies. Pag-isipan nyo na mabuti kung kailangan nyo talaga ng booster. Kasi if hindi naman kayo highly exposed, hindi naman kayo kasama doon sa vulnerable population, then it's probably better to wait for better data because your protection against severe will continue. You already got the benefit from the primary vaccination. Itong boosters, medyo isipin nyo ng maigi, consider your risk, consider your health status. Kasi the data nga is still evolving. Pero dahil nandito na nga tayo sa punto na marami na rin sa atin ang nakalampas dun sa 6 months from our second dose, syempre tama din namang i-offer as an option kahit yung data ay evolving sa ngayon. May kalayaan namang pumili ang mga healthcare worker kung anong nais nilang booster dose. Kabilang sa mga inaprobahan ay ang bakuna ng AstraZeneca, Pfizer, Moderna at Sinovac. May booster dose combination din na inirerekomenda ang mga eksperto. Halimbawa kung ikaw ay nakatanggap ng Sinovac at nais mo ng ibang COVID-19 vaccine brand, maaari ang AstraZeneca, Pfizer o Moderna. Pfizer o Moderna naman ang heterologous booster ng mga fully vaccinated ng AstraZeneca. Ang mga fully vaccinated ng Pfizer, maaaring ang piliin nilang booster ay AstraZeneca o Moderna. Ang mga fully vaccinated naman ng Moderna, ang maaaring piliin ay AstraZeneca o Pfizer. Ngunit ang mga fully vaccinated naman ng Gamaleya, Sputnik V at Janssen, hindi nila inirerekomenda ang homologous booster, kundi heterologous lamang na AstraZeneca, Pfizer o Moderna. Ipinaliwanag din ng DOH na kung AstraZeneca ang naunang tinanggap na bakuna, mas maiging ibang vaccine brand na ang kuning booster dose. Vector-based vaccines such as AstraZeneca vaccine are recommended to be boosted with a different vaccine platform due to the theoretical possibility of pre-existing immunity attenuating or weakening the immune response on the second or the third dose. Ayon sa DOH, phased vaccination din ang pagbibigay ng booster. Phase 1 para sa healthcare workers, phase 2 para sa senior citizens at immunocompromised individuals naman ang isusunod at ang mga natitirang iba pang eligible population. May panibagong ilalabas na giya ang DOH kapag sinimulan na ang booster dosing sa ibang sektor. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bado na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang phased implementation ng limited face-to-face classes sa kolehiyo at universidad. Ito ay para sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1, 2, at 3. Mag-uumpisa na ito sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Excited nang bumalik sa in-person learning ang third-year nursing student na si Mary Elizabeth Tolentino, isang scholar sa lungsod ng Maynila. Kulang 2 taon din niyang hindi nakita ng personal ang kanyang mga kaklase at professor. Sakaling magbalik eskwela na, hindi ito nababahala sa gitna pa rin ng pandemya dahil bakunado na siya kontra COVID-19 at handang sundin ang health measures. After almost 2 years ng implementation ng online classes, excited po ako sa pagbabalik ng face-to-face classes. As a student from the pamantasan ng lungsod ng Maynila, I look forward na makita ulit yung campus, of course my fellow blockmates and our professors as well. For me po kasi, iba po ang atmosphere ng school and ng classrooms. They're more conducive in learning, kaya I really look forward sa resumption ng face-to-face classes. Of course, keeping in mind the minimum health protocols.
Sa ilalim ng nationwide implementation ng COVID-19 alert level system, pinahihintulutan na ang limited face-to-face classes sa higher education institutions o HEIs sa mga lugar na nasa alert levels 1, 2 at 3. Gayunman, dapat masunod ang ilang kondisyon tulad ng 50% indoor capacity, sang-ayon ng lokal na pamahalaang nakakasakop, at dapat bakunado ang mga guro, non-teaching personnel at mga mag-aaral. Aprobado na rin ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang phased implementation ng limited face-to-face classes upang matiyak ang ligtas na pagbubukas ng mga campus. Ang Commission on Higher Education o CHED ang magpapatupad nito. Sa December 2021, magsisimula ang Phase 1 implementation sa higher education institutions sa Alert Level 2 areas katulad ng Metro Manila at mga kalapit probinsya. Ang Phase 2 implementation ng face-to-face classes sa mga kolehiyo at universidad naman sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 ay sa January 2022 naman. Samantala, pinayagan na rin ng CHED ang resumption ng training ng collegiate athletes sa ilalim ng mahigpit na protocols matapos ng halos 2 taong pagkakahinto sa mga pagsasanay. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ng Food and Drug Administration ang emergency use authorization ng Covovax COVID-19 vaccine na gawa ng Serum Institute of India Private Limited. Nangangahulugan nito na maaari nang ibakuna ang Covovax sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay hindi pa available ang supply nito sa bansa. Batay sa resulta ng clinical trial, mayroong 89.7% na efficacy rate ang Covovax at very mild lamang ang adverse effect nito sa isang nabakunahan. Epektibo rin umano ang bakuna ito pang kontra laban sa iba pang klase ng variants ng COVID-19. So ito po ay isang possible natin na maaaring magamit na bakuna, lalong-lalo na sa po siguro towards the end of the year or sa darating na 2022. Bagong klase po ng bakuna ito, ito po ay yung tinatawag na protein subunit vaccine na isang parte po na pure part of the antigenic na parte po nung virus ang kanyang dire-replicate, pagkatapos ito po ang ini-inject para mag-elicit po ng immune response. Plano ng luwagan ng New Zealand ang Auckland domestic border restrictions sa mid-December para sa fully vaccinated residents at may negative COVID-19 test results ayon kay Prime Minister Jacinda Ardern. Ang Auckland ang epicenter ng Delta variant outbreak sa bansa at isinara sa mahigit 3 buwan na. Subalit dahil sa mahigit 80% full vaccination rate sa Auckland at iba pang bahagi ng New Zealand, maaari na ulit payagan ang pagbiyahe ayon sa Prime Minister. Samantala, iaanunsyo naman ng pamahalaan ang detalye sa gagawin ding pagluluwag ng international border restrictions bago matapos ang 2021. Magandang gabi mga kasangbahay, para po sa unang bahagi ng ating health update, weather at traffic plus trivia. Unahin muna po natin ang ating health update. Ito po yung mga datos mula sa Department of Health simula po noong November 13 hanggang ngayong araw, November 17. Sa kabuuan ay umaabot na sa 2,820,494 ang kumpirmadong kaso ng COVID sa bansa. At ngayong araw po ay meron po nadagdag na 1,190 na bagong kaso. Mas mataas po yan ng 341 kumpara kahapon. Umaabot naman sa 23,846 ang bilang ng mga active cases. Mas mababa naman ng 1,618 compared yesterday. Sa bilang po ng mga gumaling, nasa 2,750,531 at ngayong araw meron po nadagdag na 2,759. Sa bilang naman po ng mga nasawi, nakapagtala ang DOH ng 309 deaths ngayong araw at ang kabuuan ay umaabot na sa 46,170. Sa ating global tally, nasa 254,372,241 confirmed COVID cases po yan sa buong mundo.
5,114,991 naman ang bilang po ng mga nasawi, habang umaabot na sa 7,543,971,688 ang vaccine doses administered. Babalik po ako mamaya para ibigay naman sa inyo ang lagay ng panahon at ang ating trivia. Isang panibagong reklamo ang inihain ng isang grupo ng martial law victims sa Commission on Elections laban kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano itong panibagong reklamo na inihain sa COMELEC laban kay Marcos? Magandang gabi, Bernard. Ayon kay Attorney Howard Galleja, legal counsel ng mga petitioner, ang inihain nila ay petition for disqualification. Hinihiling nila sa Commission on Elections na i-disqualify si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo sa nalalapit na 2022 elections. Ang mga petitioner ay mula sa Campaign Against Return of the Marcoses and Martial Law o KARMA, kabilang na si dating Bayan Muna Representative Sator Ocampo. Dagdag pa ni Atty. Calleja, dapat na tuluyan ng i-disqualifika si Marcos sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno dahil nahatulan sa kasong paglabag sa tax code. Partikular na tinukoy ni Calleja ang bigong paghain ni Marcos ng kanyang income tax returns mula 1982 hanggang 1985, kung saan hinatulan siya ng guilty ng Quezon City RTC noong 1997. Bilang po dito simpleng-simple, ang issue ay Marcos Jr. is a convict or has been judged by final judgment of violation of the tax code. So ang sinasabi natin po dito, because of the final judgment of conviction, siya po ay perpetually disqualified under the tax code, yung sinasabi natin section 253C. Bagamat inalis ng Court of Appeals ang parusang pagkabilanggo at pinagbayad lamang ng fine o multa si Marcos, naninindigan ang mga complainant na mali ang naging desisyon ng Court of Appeals. Dagdag pa ni Calleja, bukas ay maghahain sila ng panibagong motion sa COMELEC para hilingin na pabilisin ang resolusyon o desisyon sa nauna nilang isinampang petition for intervention bilang pagsang-ayon sa isa pang petisyon na kansilahin ang COC ni Marcos. Para mabilisan yung pagdesisyon, especially in the first case, tomorrow I will file a motion for speedy trial or to decide the case immediately for the first case, para mabilisan, kasi I think 20 something pa yung next hearing. So I'm hoping that I can push or seek the remedy of past decision from the court. Samantala, Bernard, hininga natin ng reaksyon dito ang kampo ni dating Senador Marcos sa pamamagitan ng kanyang abogado o spokesperson na si Attorney Vic Rodriguez. Subalit wala pa siyang naging tugon sa ating tanong. Samantala, yun namang unang kaso nga na isinampa dito kay Marcos na layong disqualification ng kanyang COC ay nakatakdang didinggin niyan ng COMELEC sa darating na November 26 ng alas 10 ng umaga. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Bernard. Dante, yung bang nabanggit mo kanina na didinggin na yung mga naunang na-file, habang dinidinig ba ito, pwede pa rin mag-file ng parehas na disqualification case sa COMELEC ng the same ground o parehas lang yung dahilan? Bernard, wala namang nagbabawal no sa kahit sino mang grupo na maghain sila ng kaparehong reklamo dito sa Commission on Elections. Pero ang mangyayari niyan, usually ay ang hihilingan ng COMELEC ay pag-isahin na lang. Kung pare-pareho ang reklamo, ay pag-isahin na lang yung mga reklamo gaya din sa mga ginagawa sa korte.
Kumbaga, kung ito yung inyong reklamo, argumento, ay pag-isahin na lang, at kung may iba pang reklamo na hindi katulad nung inyong unang nireklamo, so magkabukod yun, Bernard. Pero pwede pa rin yan maghain sa COMELEC. Maraming salamat, Dante Amento. Walang nakikitang panibagong banta ng COVID-19 surge sa bansa ang Okta Research Group. Gayunman, patuloy ang paalala ng mga eksperto sa publiko na panatilihin ang minimum public health standards upang hindi na muling tumaas pa ang COVID-19 cases sa bansa. Ito ang balita ni Janice Sinhente. We support the alert level system. We actually recommended the move to alert level 2. So we're just talking about risk, and we're already at the level where we were last year, around 2,000 cases per day. Bumubuti na ang COVID-19 situation sa bansa batay sa monitoring ng Okta Research Group. Ayon sa independent research team, pumapatag na ang COVID-19 cases sa Pilipinas kung saan hindi na sumasampa sa 2,000 ang mga kasong na itatala sa mga nakalipas na araw. Kahapon nakapagtala na lamang ang Pilipinas ng 849 na mga bagong kaso ng COVID-19 na siyang pinakamababang bilang na naitala mula noong December 28, 2020. Malayo rin ito kung ikukumpara sa naitalang kaso noong November 14, 2021 na nasa 1,926 at noong November 15 na nasa 1,547 new daily cases. Bumaba rin ng 10% ang one-week growth rate o nasa 1,809 na lamang mula sa 2,005 na 7-day average cases. Habang nasa 0.42 na lamang ang reproduction number at nasa 4% naman ang positivity rate. Ayon kay Professor Guido David ng Okta Research Group, sa ngayon wala silang nakikitang banta na posibleng tumaas muli ang kaso ng COVID-19 sa bansa. We're not seeing a significant threat right now. We may see upticks due to mobility, but as we can see, we're already at a close to a plateauing. And this is also the case in the NCR. Sa isang tweet, sinabi ni David na kung magtutuloy-tuloy lang ang pagsunod ng publiko sa minimum public health standards, mas bababa pa sa 500 ng kaso ng COVID-19 na maitatala sa bansa sa Disyembre. Ngayong sinimulan na rin ang pagbabakuna ng booster shot, tiwala ang Okta Research Group na malaki ang maitutulong nito para maiwasan ang COVID-19 surge sa hinaharap. Pero kahit bumaba na ang mga kaso, binigyan diin ni Professor David na kailangan pa rin pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ng pagpasok sa Pilipinas ng mga biyaherong nagbubula sa United Kingdom kung saan laganap ngayon ang mga kaso ng Delta Plus variant. As for the variants that we're looking at right now, it's the Delta AY4.2. Right now, 94% of those cases are in the UK. So although this is something we're watching out for, it's mostly concentrated in the UK. I think we could just target our attention to maybe travelers from the UK. Nauna nang iniulat ng Department of Health na sa ngayon ay wala pa namang naitatalang kaso ng Delta Plus variant sa Pilipinas. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Bilang pagsunod sa utos ng Pangulo na pagbawalan ng mga edad 12 pababa sa mga mall at ibang pampublikong lugar, bumabalangkas na ang ilang LGU ng kanilang ordinansa upang limitahan ang paglabas ng mga bata ayon sa DILG. Ito ang balita ni Aileen Cerrido. Marami na po mga LGUs ang nagbabalangkas na po ng kanilang mga ordinansa. Ngunit meron pong iba na meron na po ang executive order. Bumabalangkas na ng ordinansa ang ilang lokal na pamahalaan hinggil sa paglilimita sa paglabas ng mga bata, partikular na ang mga edad 12 pababa. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, ito'y bilang pagtalima sa apela ni Pangulong Duterte na limitahan lamang ang paglabas ng mga bata, lalo't marami sa kanila ang hindi pa bakunado. Isa sa mga tinukoy ng opisyal ang Parañaque City na nakapag-issue na umano ng executive order kung saan tanging mga bata edad 12 hanggang 17 lamang ang pinapayagang pumasok sa mga mall at iba pang shopping centers.
Dapat rin ay kasama ng mga ito ang kanilang mga magulang na fully vaccinated. Habang ang mga bata naman edad 11 pababa ay pahihintulutan lamang sa outdoor areas, pero kinakailangan pa rin nakasama nito ang kanilang magulang na bakunado. Gayunman, nililinaw ng DILG na hindi pa ito epektibo. Ito pong Paranaque ay meron ng EO, pending approval ng kanilang ordinansa. Ang sabi po sa akin ay bukas daw ay pag-uusapan na sa kanilang konseho kung ito na yung magiging pinal nilang pulisiya, which is pag below 12, not allowed to go to the mall or shopping center except in alfresco areas. Sa ngayon, hinihintay na lamang matapos ang diskusyon ng technical working group ng Metropolitan Manila Development Authority bago i-anunsyo ang pinal na pulisiya na ipatutupad sa National Capital Region. Para naman sa mga probinsya, sinabi ni Undersecretary Malaya na maaari rin magpulong ang mga gobernador at mga nasasakupang munisipalidad para pagkasunduan ng isang unified policy sa paglabas ng mga bata. Samantala, ilalabas na ngayong Linggo ng DILG ang listahan ng mga lokal na pamahalaan na umano'y nagkaroon ng kapabayaan sa COVID-19 vaccination drive ng pamahalaan. Maghahain ng DILG ng show cause order sa mga ito at kapag napatunayan ng kapabayaan, posible itong patawan ng suspension o termination depende sa paglabag. Tinatapos na po namin USEC at binavalidate yung report mula sa National Vaccine Operation Center. So baka po before the end of the week ay magkakaroon po kami ng issuance ng mga show cause orders as soon as aprobahan po ni Secretary Eduardo Anyo yung issuance nito sa mga LGU. So please give us a few days, USEC, before we make that announcement. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng hiring ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa karagdagang data encoders para sa COVID-19 vaccination program ng pamahalaan. Ayon kay DILG spokesperson Jonathan Malaya, magbubukas ng internship program ang DOLE upang makapag-hire ng karagdagang vaccination data encoders. 100 slots ang bubuksan ng DOLE sa National Capital Region na itatalaga sa iba't ibang lokal na pamahalaan na nangangailangan ng dagdag na manpower. Nauna nang sinabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ang kakulangan sa data encoder ang dahilan kaya't nagkakaaberya minsan ang pagre-release ng digital vaccination certificate. Kasi nga po, habang tumataas po yung ating vaccination, we need more encoders to be encoding the vaccination line list na pinapadala po sa DICT at sa DOH. No? So nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Labor and Employment at ang maganda naman pong balita ay binuksan po ng DOLE ang kanilang government internship program para po makapag-hire tayo ng additional encoders. Panas ng matinding pagbaha ang ilang bahagi ng British Columbia, Canada dahil sa pananalasa ng isang bagyo. Nagdulot din ito ng mudslides sa ilang lugar. May naiulat ng nasawi dahil sa landslide at ilan pang nawawala. Ito ang balita ni JP De Leon. Patuloy na naapektuhan ng matinding weather conditions ang ilang bahagi ng British Columbia, Canada. Partikular na ang mga kalsada at komunidad dahil sa pagbaha bunsod ng mudslide. Sarado ang ilang mga kalsada ngayong gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas sa West Shore Parkway at Tunnel Hill dahil sa repair at cleanup operations. Nagdeklara naman ang ilang mga lugar sa probinsya, partikular na sa lungsod ng Abbotsford, ng local state of emergency kaalinsabay ng mga evacuation order sa Sumer Prairie. Isa na ang nahiulat na nasawi habang dalawa naman ang nawawala ayon sa British Columbia Royal Canadian Mounted Police. Sa ngayon, patuloy na nakikipagtulungan ang pamahalaan ng probinsya sa mga naapektuhang komunidad, partikular na ang pagbibigay sa mga ito ng supplies. This has been an extreme weather event. And while the River Forecast Center has issued 16 advisories since Saturday, and traveling warnings were continually issued by DryBC,
Weather specialists have noticed that the impacts have been significantly greater than expected. Emergency Management BC is supporting local governments as we work together to get through this unprecedented rainfall. Nagbabala naman ang pamahalaan sa mga motorista na iwasan muna ang mga apektadong lugar. Patuloy din ang operasyon ng BC Hydro upang maibalik ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng probinsya. Ayon sa ulat ng ahensya, higit sa 219,000 customers na sa nakalipas na 48 oras ang may kuryente na. JP De Leon, UNTV News and Rescue Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumitindi ang refugee crisis sa Belarus-Poland border. Ayon sa Ministry of Defense ng Poland, nambato ang Polish guards ng mga refugee na sinusubukang tumawid sa Kuznica border, kaya ginamitan na ang mga ito ng tear gas at water cannon. Binatikos naman ng isang koalisyon ang paggamit ng pwersa ng Poland. Libo-libong refugees at migrants ang nasa isang no man's land sa pagitan ng Polish at Belarusian borders dahil sa east-west geopolitical crisis ng Warsaw at ng mga kaalyado nito at mga ng Minsk at Moscow. Para naman po sa ating weather update, ilang mga weather system po ang patuloy na nakakaapekto sa bansa. Kasama na po dyan itong Amihan o yung Northeast Monsoon. Apektado po itong area ng Northern Luzon kasama na po ang Central Luzon. Sa ngayon, nandyan pa rin po ang shear line at apektado naman ang eastern part ng Cagayan Valley. Magdadala po yan ng mga pag-ulan at maulap na panahon dyan po sa lugar na yan. Habang dyan naman po sa Southern Luzon, kasama na po ang Visayas, makakaranas po ng mga isolated rains and thunderstorms, kaya maghanda rin po ang ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at flash floods. Habang sa Mindanao naman, nakakapekto po itong Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. At nakapaloob po sa ITCZ na yan ang LPA na namataan 1,525 kilometers east ng Mindanao. Ayon po sa PAGASA, in the next 24 hours ay mababa po ang tsansa na ito po ay maging bagyo. Pero papasok ito sa Philippine Air Responsibility at posible na maapektuhan po ang ilang mga lugar dyan sa Mindanao. Ngayong weekend, makakaapekto po ang LPA, partikular sa South Luzon, Visayas, kasama na rin po ang Mindanao. Patuloy po na babantayan ang PAGASA kung ito po ay magdidevelop bilang isang bagyo. Trivia time po. Alam niyo po ba na mayroong hayop na ang kanyang field of vision ay napakalawak? Ang field of vision po ay anggulo na kung saan nakikita po yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Tayong mga tao, nasa 180 degrees ang ating field of vision. Ibig sabihin, hindi na po natin nakikita yung nasa likod natin. Pero alam niyo ba na ang isang koneho o rabbit mayroong 360 degrees na field of vision? Ibig sabihin, pati likod po nakikita niya at hindi lang yan, pati yung nasa taas ng kanyang ulo. Ito ay dahil sa protruding o nakausli niyang mga mata. Ito ay upang madali niyang ma-detect ang mga predators sa lahat po ng dako. Ayan. Sana'y may natutunan kayo at lagi tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Patuloy na isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-imprenta ng pera gamit ang polymer. Ayon sa BSP, kumpara sa perang papel ay hindi agad na nasisira ang polymer bills dahil kahalintulad ng plastic ang materyales na ito. Ngunit para sa Philippine Fiber Industry Development Authority, mas matibay pa rin ang paggamit ng abaka kaysa sa polymer sa pera. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. You may have already heard in the recent news about the BSP's plan to shift to polymer material for our bills. Target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-imprenta ng tigi 1,000 pisong pera na gawa sa polymer. Ang polymer ay isang substance o uri ng materyales na halos katulad rin ng plastic.
Nais pag-aralan ng BSP kung gaano ang itatagal ng perang plastic kumpara sa perang papel na yari naman sa 80% na bulak at 20% na abaka. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, ilang bansa na ang gumagamit ng polymer bills. Kumpara sa perang papel, hindi madaling mapunit at water resistance o hindi agad nababasa ang mga perang plastic kaya hindi rin ito mabilis na nasisira. Maaari rin itong isailalim sa disinfection lalo pat isa rin ang pera sa carrier o nagdadala ng sakit dahil pwedeng dumikit dito ang virus at bakterya mula sa ibang taong gumagamit nito. At dahil hindi agad na nasisira, mas makakamura sa pag-iimprenta nito kaysa sa perang papel. Batay sa datos ng BSP, tinatayang aabot sa halos 4 na taon ang itatagal ng perang yari sa polymer kumpara sa perang papel na nasa 1.5 taon lang. Plastic notes last much longer, able to withstand extreme temperatures, and are likely to last 3 to 4 times longer than paper money. Ngunit para sa isang ahensya ng Department of Agriculture, higit na matibay pa rin ang mga perang yari sa fiber na ginagamit pa rin ng Estados Unidos at Japan. Ayon sa Philippine Fiber Industry Development Authority, batay sa pag-aaral ng US federal system ay maaaring umabot sa mahigit 4 hanggang 20 taon ang perang papel. Mas matibay rin aniya ang abaka kumpara sa anumang materyales. Bilang suporta na rin sa mga abaka farmer, umaapila pa rin ang Philfida na pag-aralan ng mga kinauukulan ng paggamit ng polymer. Ilan naman nating kababayan ang hindi rin pabor sa paggamit ng perang plastic. Hindi po ako papayag kasi po nakakagisingan po namin nung mula pa noon pa ay ang pera natin ay talagang sa kasalukuyan ay papel na hindi siya natutunaw pa rin. Hindi na. Okay naman mabasa yung papel na yan eh. Kahit nalaban yan, hindi naman nasisira. Ba't kailangan pampalitan? Plano ng BSP na maglabas ng pera na yari sa polymer sa 2022 at pag-aralan ito sa loob ng 3 taon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sumentro ang pagtalakay ng panukalang budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Senado sa estado ng internet connection sa bansa. Kabilang sa mga natanong ng mga senador ay kung sapat na ba ang bilang ng cell tower sa lahat ng internet users sa bansa. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang dumepensa sa DICT budget, mahigit 20,000 malalaking cell towers na ang naipatayo sa bansa. Pero tanong ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, tila marami pang hahabuli ng bansa para sa 89 million internet users sa Pilipinas. Tinatayang nasa 178,000 cell towers ang kailangan ng bansa para makamit ang ideal ratio na 500 users kada cell tower target. Nangako ang DICT na sisikaping maserbisyuhan ang pangangailangan ng milyong-milyong internet users sa bansa sa January 2025. Ilang mga turistang papunta sa Boracay ang nakaranas ng aberya sa pagsakay sa eroplano dahil sa mabagal na pagproseso ng travel requirements. Umaapila naman ang Department of Tourism sa lokal na pamahalaan na padaliin na lamang ang requirements sa mga bisita upang maiwasan ang anumang delay. Ito ang balita ni Ira Pedregosa. Naalarma ang Department of Tourism sa reklamo ng mga turista na papuntang Boracay, ngunit hindi nakasakay ng eroplano. Ayon sa reklamo sa social media site ng Malay Boracay Tourism Office, mabagal umano ang pagproseso ng kanilang mga requirements kaya nagkaroon ng aberya sa kanilang biyahe. Dapat anilang magdagdag sila ng mga tauhan upang ma-accommodate ang pagdagsa ng mga turista ngayong maluwag na ang travel restrictions papunta sa Boracay. Nilinaw ng ahensya na ang mga proseso sa pagkuha ng travel requirements ay responsibilidad ng mga LGU. Dapat anilang maging maagap ang pagpoproseso at pag-i-issue nito upang hindi maantala ang oras ng biyahe. Wala pang tugon ng Aklan Provincial Government sa reklamo. Samantala, nag-umpisa na kahapon ang pagtanggap sa mga fully vaccinated tourists sa isla ng Boracay. Umabot sa 1,800 tourists ang pumasok sa isla.
Sa mga nagbabalak na magtungo sa Boracay, kailangan lang dalhin ang VaxCertPH certification of vaccination card na katunayan na sila ay fully vaccinated. Habang nangangailangan pa rin ang negatibong swab o saliva RT-PCR test result na may 72 hours validity para sa unvaccinated tourist. Kailangan din ng proof of confirmed booking o hotel reservation sa alinmang DOT-accredited establishment na may Certificate of Authority to Operate o CAO. Magdala rin ng government-issued ID, travel details at screenshot ng online health declaration card mula sa touristboracay.com. Ara Pedregosa, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, sa rebisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglaan ng 2,000 square meters sa loob ng Clark Freeport Zone ang Clark Development Corporation upang gawing market para lamang sa mga katutubo sa Mabalacat City, Pampanga. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon na ng maayos na lugar ang mga ETA or ITA upang sila ay makapag-ensayo or negosyo. Ito ang balita ni Leslie Wida. Binuksan na kaninang umaga ang ITA na market para sa mga katutubong ITA na vendor sa Clark Freeport Zone, Mabalacat City, Pampanga. Ang ITA na market ay isang agri and souvenir market na layong matulungan ang mga katutubong ITA na masustenihan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lugar kung saan maaari nilang itinda ang kanilang mga produkto. Kasama na rin ang pagbubuo ng ITA Vendors Association upang malinang ang kanilang entrepreneurial capacity sa pamamagitan ng capacity building seminars at trainings. Naglaan ang Clark Development Corporation ng nasa 2,000 square meters na lupa sa loob ng Clark Freeport Zone upang gawing market para lamang sa mga katutubo. Meron pong kami po ng Mabalacat City Government at ng ibang LGUs ay nagko-coordinate po. Sa pamamagitan nito, may iwasan ng malugi ang mga ITA na karaniwang nabibiktima umano ng mga mapagsamantala kung saan binibili ang kanilang mga produkto sa lubhang mababang presyo. Bibigyan ng tulong na puhunan ang kwalipikadong katutubo upang makapagsimula ng maliit na negosyo. Bukas ang ITA na market tuwing Biyernes hanggang Linggo. Aabot naman sa mahigit 70 IP vendors ang makikinabang sa ITA na market. Binigyan po kami ng pwesto dito na maganda. Hindi ka na mapapagod maglako. Parang nakakaawa ka pag naglalako. Maraming salamat po na binigyan niyo po kami pwestong ganito. Maganda, ma'am. Na, at least, wala na po kami sa mainit, na sa limlim po kami. Mas okay po ngayon na nandito po kami sa Aitana. Kaya gusto namin po para wala na po yung bibit-bit. Kahit na mahirap, sabi namin, Lord, tulungan mo kami na sana may tumulong po sa amin. Sana na mag-imbuo ang isip nila. Kaya pasalamat kami sa CDC. Kabilang sa mga produkto ay iba't ibang prutas at gulay. May mga isda rin gaya ng tilapia hito na mabibili sa mas murang halaga. Mga handmade craft gaya ng flute at marami pang iba. Mayroon na ring handwashing facility sa lugar upang maingatan ang mga vendors at mga customers. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-aaralan na ngayon ng Department of Education ang posibilidad na mabilang ang National Capital Region at Calabarzon sa mga papayagang magsagawa ng limited face-to-face classes, gayon din sa ilang pang probinsya sa bansa. Ito ang balita ni Fe Gayapa. Umaasa ang Department of Education o DepEd na Enero sa susunod na taon ay mapapalawak pa nila ang implementasyon ng limited face-to-face classes sa mga urban areas kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon. Ngunit ayon kay Education Secretary Leonor Briones, magdedepende pa rin ito kung huhupa pa o muling tataas ang kaso ng COVID-19 sa urban areas na nasa Alert Level 2 sa mga susunod na linggo. We have very high hopes. Depende din sa behavior ni COVID, depending also on how we time populace now within NCR are either contributing or reducing the risk, no? So, yun ang isang factor dyan which we have to consider very, very carefully. It's NCR and Region 4A. So tingnan din natin kung what is the situation in 4A at saka magkatabi yun eh. Within this year, tingnan natin kung anong risk assessment.
Ayon pa sa DepEd, kahit paman ibinigay na sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdedesisyon hinggil sa expansion ng limited face-to-face classes, kailangan pa rin nilang magsagawa ng risk assessment sa mga eskwelahan at hintayin ang clearance ng Department of Health. Samantala, plano ring palawigin ang pilot implementation ng face-to-face classes sa ilang probinsya sa bansa. Sa Western Visayas, pasado sa assessment ng DepEd ang tatlong paaralan at walang anumang naging malaking aberya maliban sa ilang mga bata na hindi nakapasok dahil nagkasakit. Wala naman kaming nakitang paglabag sa mga nasubmit nila. And in fact, kami very impressed sa nakita namin. So when we say paglabag o hindi compliant, more on health. Kasi kung curriculum, madali lang man yun, pero dito tayo mahihirapan sa pag-adhere to health protocols. Iko-consolidate ng DepEd ang kanilang assessment bago matapos ang taon para maging basehan sa second phase ng face-to-face classes at bilang paghahanda na rin sa pagbubukas ng classes sa susunod na taon. Bukas naman ang ahensya sa plano ng tatlong eskwelahan na magdagdag pa ng mga estudyante sa lahat ng kanilang mga grade levels para sa expansion ng naturang implementasyon sa susunod na taon. Para sa expansion classes, ang Igsoro Integrated School sa Bukasong Antique ay magdadagdag ng grades level 4 hanggang 9 sa kasalukuyang kinder hanggang grade 3 na kabilang sa pilot class. Grades 4 to 6 naman ang idadagdag ng Mayabay Primary School habang wala pang pinal na desisyon kung ilan at anong grade level ang sa La Serna Integrated School. Mas madali na yung na-approve na. Ang titingnan lang ang kakayahan sa number of classrooms. So kung may expansion, baka pwede pa. I was telling the school head na very strategic na gusto yung expansion within Igsoro already kasi nakaset na. So I think madali naman yan, mapapadali kasi we've seen already how they set the public health standards, how they are ready for limited pilot face-to-face. Muling magsusumite ang DepEd ng listahan ng mga paaralan na maaaring makapasa sa second batch o expansion ng in-person classes, ngunit dadaan pa rin ang mga ito sa proseso. At may technical assistance naman na mula sa division at district offices upang tumulong sa paghahanda ng mga paaralan. Sa General Santos City naman, kasalukuyan na ngayong nagsasagawa ng assessment ang ahensya para sa planong ito ayon kay DepEd City Division Superintendent Hermelito Flores. Sakop ng naturang pagsusuri ang mga pampublikong paaralan sa elementarya, junior at high schools, lalo na ang mga lugar na itinuturing na low risk. Kung saan ito ay nakabasa sa DepEd's School Safety Assessment Tool na pangunahing inaalam ang kahandaan ng mga paaralan upang magsagawa ng face-to-face classes. Upang makapasa sa naturang pagsusuri, kinakailangan na maabot ng naturang mga paaralan ang apat na requirements na inihanda ng DepEd at DOH. Ang nasabing mga requirements ay ang approval mula sa Interagency Task Force Against COVID-19 ng syudad, munisipalidad at barangay, parents' permit o consent, mga gurong fully vaccinated na, at ang kahandaan ng mga paaralan sa pagtugon sa ipinapatupad na protocols. Fegayapa, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay sa pamamaril ang isang vice mayoral aspirant ng Marangondon, Cavite kagabi. Ayon sa Philippine National Police, walang kinalaman sa nalalapit na halalan ang krimen. Ang suspect, matagal nang kaibigan ng biktima. Ito ang balita ni Benedict Samson. Bandang alas 6:30 kagabi ng Barilin Sinolito Magallanes, dating vice alkalde ng Marangondon, Cavite at muling tatakbo sa naturang posisyon sa darating na eleksyon. Nagtamo ng mga tama ng bala ng baril ang biktima sa kanyang katawan na naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Kinilala naman ang suspect na si Robert Amoranto na kaibigan at kapitbahay ng biktima. Ayon sa General Trias City Police, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa tungkol sa issue ng paglalaro ng basketball sa ilalim ng Alert Level 2 system. Diba, pwedeng nangaraw mag-basketball, diba? O, dahil level 2 na, ayun yung parang pinakiusapan o pinagsabihan dahil yung sasakyan nitong namatay ay nandoon sa covered court. Sabi, listen, yun yung initial, yung sa umaga lang. So, na-pacify naman nung una, naihatid sa kanilang bahay yung victim sa kayong suspect, which is yung magkapitbahay lang talaga around mga 3 to 4 houses yata. Ngunit hindi natapos sa diskusyon ng lahat dahil ilang sandali lang ang lumipas, pinuntahan ng suspect na may dala ng baril ang bahay ng biktima.
na pinagbabaril. Ayun yung ano na doon sa kanila. And then, nung pinutukan niya, pumasok na mismo doon sa nakatakbo pa yung biktima doon sa loob ng kanilang bahay. Naisugod pa sa ospital si Magallanes, ngunit idineklara itong dead on arrival. Nilinaw naman ng General Trias City Police na hindi election-related crime ang nangyaring insidente dahil magkaibigan ang suspect at ang biktima. No, it's not election-related kasi nga yung pagtatalo lang na magkaibigan na talagang ito'y matagal nang magkasama. Sa ngayon, patuloy ang hot pursuit operation ng PNP sa tumakas na suspect. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang anak ang minsang humiling na magkaroon ng maayos na tirahan ang kanyang mga magulang, lalo na't stroke patient ang kanilang tatay. Ang kanyang munting hiling, natupad na. Ito ang balita ni Nina Armilio. Masayang namumuhay ang mag-anak ni Robin Lailo sa dampang tahanang ito sa Bataan. Nasaksihan niya ang mga panahon at mga taong pinagdaanan ng kanilang bahay. At sa edad na 20, may sarili na rin siyang pamilya. Dito pa rin siya nakatira. Natila kayamanan nila, bagamat sa pinagtagpi-tagpingyero lamang yari ito. Simula pa lang po nung pagkasilang po sa ayan na po talaga yung pagsak. Ayan na po talaga yung bahay namin. Walang-wala po kasi po, kukulangin po talaga ng pampakain po talaga sa amin. Yan lang po kasi yung trabaho ni Papa, gumawa po ng paing sapatos eh. Malaki na po sa kanya yung siguro po yung 300 po lang. Natuturing maghanap buhay si Robin ng karaniwang hanap buhay ng mga residente roon. Magbilad po ng daing. Nakakaraos po kami kasi po meron po akong na-extra-extra. Minsan po may kontrata po kami dyan sa construction kaya po nakakaraos kami araw-araw. Hanggang isang madaling araw, bumulaga sa kanila ang isang hindi inaasahang pangyayari. Na madaling araw po, naabutan na lang po ng kapatid ko po na nakanganga po ganun. Tapos po si mama, tumawag po ng medic. Ngayon po ng pagkadala po sa medic, mild stroke lang naman daw po. Bali, 10 months na po. 10 months. Mag-11 na po. Dahil hindi na makapagtatrabaho pa ang kanilang itay, si Robin na ang inaasahang mag-uuwi ng kita. Subalit, kapos pa rin talaga. Nakapagpa-check up na po siya, kaso nga lang po. Kulang po yung budget po namin pampa-check up. Kulang, wala po talaga kaming pera. Kaya po, inalaga na lang po talaga namin sa gulay. Tapos pinag-exercise po namin sa mag. Naisana ni Robin na ngayong maselan ang kalagayan ng kanilang ama ay magkaroon ng maalwang tirahan upang hindi nadagdag pa sa tiisin ng kanilang itay ang tumutulong tubig sa bubungan at ang lamig sa tuwing umuulan. Sana po magkaroon po talaga sila ng sariling bahay po. Yung hindi po sila matutuluan. Kasi yung bahay po namin, pag umulan po, umuulan din sa loob ng bahay namin. Butas-butas po kasi yung bubong namin. Tapos po yung sa ibabo, may plastic na balot. Yamang nakita at nalaman ng members Church of God International ang kalagayang ito ng pamilya ni Robin, agad na kumilos ang MCGI. Ngayon ay may bago ng pinto, dingding, bintana at bubong ang bahay ng kanilang pamilya. Salamat po kasi po, malaking tulong po sa magulang ko yun. Kulang na kulang po kasi mga sinasahod ko po, kaya malaking tulong po talaga sa akin. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po sa kabila ng pandemya, ang MCGI pa po ang tumulong para makabuo po ng sariling bahay ng magulang ko. Kahit po na hindi po namin kaano-ano, nagawa pa rin po kaming tulungan. Sana po mas marami pa po kayong matulungan. Nakatulad po na nangangailangan po na mahirap lamang. Ang mahabaging Diyos ang nagpapahintulot ng mga bagay upang tayo'y lalong magtiwala sa Kanya.
Ang mga biyaya ng Panginoon ay sapat na paalala sa atin na ang bawat bagay na ating tinatamasa ay marapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito yung muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ang buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong reliyon o lahi. Na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 12 at 13 na nagsasabi, "Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi, aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.